sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan kung ano nga ba ang nangyayari ngayon sa lugar ng France. Bakit nga ba ito ay may isang malaking role sa mga sinyalis na malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Siya nga pala, mga kaibigan, kung nais niyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Pangalawang Timoteo 3 verse 1. Datapwat, alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Nagkakaroon ngayon ng napakalaking problema si President Macron na siya ang presidente ng France dahil nagkaroon ng matinding riot na sumiklab nito lamang pagkatapos patayin ng isang pulis si Nahel M, isang 17-year-old na Algerian na siya ngayon ang dahilan ng napakalaking riot sa France. At dahil dito, nagkaroon ng social unrest at lalo pang nag-i-intensify ang mga pangyayari ngayon sa lugar ng France. Ang city ng Marseille, dito nagaganap ngayon ang mga nakakatakot na routine dahil sa hapon pa lang ay ang mga tao ay nagsha-shutdown na ng kanilang mga stores dahil sa mga impending na riots. Sa gabi, makikita mo dito ang tila baga laro ng pusa at daga na naghahabulan sa pagitan ng mga pulis at mga rioters. At maririnig dito ang mga soundtrack ng car sirens, helicopters at mga fireworks. At ito na, mga kaibigan, ang isa sa pinakamatinding nangyayari ngayon sa lugar ng France. May allegation kasi na dahil sa discrimination na ang lalaking napatay ay bata, Algerian pa at Muslim, ay dito natin makikita, mga kaibigan, na tila baga na plano ang pangyayaring ito upang magkaroon ng social unrest sa lugar ng France at upang para mas paigtingin ang anti-discrimination law hindi lamang sa France kundi sa buong mundo. Na kung ating mapapansin, may whistleblower noon nung nagkaroon ng peace treaty sa Paris na parehas din ang senaryo na nagkaroon ng riots dahil sa discrimination doon. At sa aking nakikita ngayon ay tila baga ito ay isang setup para mas paigtingin ang anti-discrimination law. At unti-unti, mga kaibigan, na maiipit ang mga Kristiyano, lalong higit ang mga Kristiyano na sumusunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa mga nakasulat dito patungkol sa pagbabago natin at talikuran natin ang mundo. Katulad na lamang ng mga isyu ng LGBT community, ang paghahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos ay halos pinagbabawal na sa buong mundo dahil ito raw ay against sa belief ng ibang tao na tinatawag nilang discrimination. Napakarami, mga kaibigan, ang mga discrimination na nangyayari ngayon sa buong mundo. At ito ang nag-fuel para magkaroon ng mga riot sa iba't ibang dako ng mundo. Ika nga ni Martin Luther King Jr., a riot is the language of the unheard. At dahil dito, magkakaroon ng mas maigting na mga panukala. At sigurado, mga kaibigan, ang maiipit sa bandang huli ay ang mga konserbatibo na pinanghahawakan na pananampalataya ng katulad ng mga Kristiyano. Kaibigan, ihanda natin ang ating mga sarili sa kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Ngunit ang sigurado nito, tayo ay hindi papabayaan ng ating Panginoong Diyos anuman ang mangyari. Ipanalangin natin ang mga nagaganap na mga riot sa iba't ibang dako ng mundo, maging sa France. At nawa ay maraming tao ang maligtas na malaman nila ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Yesus. Unang 1:5 verse 18 to 19. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala
sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng Diablo. Alam nating tayo sa Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Mga kaibigan, tayo ay huwag mangamba sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay iingatan niya tayo dahil tayo ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya tayo hinihirang na anak ng Diyos. Ngunit kung tayo man ay magkasala, kaibigan, lumapit ka kaagad sa ating Panginoong Diyos upang tayo ay maipasa ilalim sa proteksyon ng ating Panginoong Diyos. Kahit na ang sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, gabayan kami Panginoon na iligtas kami sa anumang klase ng kapahamakan sa inaharap. Tulungan kami na magpasakop sa inyong kagustuhan. Mapatatag Panginoon ang aming pong pananampalataya sa inyo. At nawa po'y gamitin niyo kami na maihayag ang buong katotohanan ng kaligtasan sa aming kapwa. Gabayan ang mga kaibigan po naming nasasakuna ng mga riots at mga kaguluhan, Panginoon, na hindi po namin matanto kung bakit ito nangyayari. Ngunit alam po namin, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay mangyayari, na ito ang mga sinyalis na malapit na po kayong dumating. Tulungan kami, Panginoon, na may handa aming mga sarili at gamitin kami, Panginoon, para sa ebanghelyo ng katotohanan hanggang sa katapusan ng mundo. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.